knowing, but for purposes of the board exam also. Because even if you will ask me, sir, if examiner ka, mangutana ba kanani? So wala mang good say bearing good. Except unta, ang ipangutana is ang iyang concept lang. Diba? Unsay kalainan sa police system sa Pilipinas, sa Singapore, diba? Inana siya. But to the extent nga kanang mga what is the rank of the police officer, wala na siya. Wala na siya credit. Diba? Warago na siya kung ikaw mangutana ba, unsa may imong i-measure nga ano ipangutana nimo? Unsa may epekto sa knowledge makuha? It adds ba siya? So dapat unta is more on comparative man siya sa so, atong i-compare. Warago na siya comparative criminal justice system. So atong i-compare unsa kalainan sa justice system sa Pilipinas sa lain nga nasod. Diba? Like for example, pag may ingontag comparative sa justice system, example from the Philippines to US, so ang ila is they have only three pillars. Ang ilang law enforcement o ang prosecution is gikuan lang siya, as one lang siya, considered as one. Ano ilang mang i-considered niya one, sir? Ang purpose is, kanang gitawag na to na for enforcement, di ba? Para paspas ang iyang enforcement. Mabita ng reason nga, sa diyang nag-discuss the criminal justice system na to, lahi ang Pilipinas because dugay. It cost delay. Nga naman, because of the time clock or kanang gitawag nila nga the process, time process ni. Okay. Gikan sa police, madto pa kag prosecution. Unlike kung usara ang agency, dayon within the agency na anay ang mga kuan, pool of lawyer, so dali ra nila i-prosecute because most likely, kung rago na siya, kung ikaw ang abogado, ako ang police, you will guide me, you will help me. Usara diritso within the unit lang, within the organization. Mabita na kung mag-research ka, mag-study ka, effective, inana, paspas siya. Imagine na gali kung sa PNP, Iligan, nanay kanang mura og unit nga legal. Diba? So muna, kung police officer, investigator, magiyahan siya sa lawyer nga these are the things sa imong buhaton. So pag abot sa fiscal na pag-prosecute, okay na siya. Kay, kung ano naman siya, na-filter naman siya. Then most likely, ang mga legal nga mga aspeto na kuha na daan, na-address na. So the same also in comparative police system. Imo lang i-compare ang ilang sistema ba? Actually, wala man nag-ingon nga ang ranggo yun. Although sa mga previous nga mga question na inana, rare lang kayo na isa. Wala na sa'yo, makaingon ka pang bulabog na pangutana. That is why it covers the study of the police organization. O, kana siya. Take note ha, police organization. So, unsay kalainan sa PNP organization, sa police organization sa Japan, sa ilang mga policing, methods of policing of various nations. Imagine nyo ni nga scope, various nations. Yeah. Maski pag isa ka tuig maglisod ka og study na ni tanan mga police system. That is why in the context of the board exam, ang katulang mga selected nga mga police system atong gipangisgot sa Japan, diba? US, these are the things nga kalainan. Then scope knows the know the effects of globalization of the service. So sa effect sa globalization manang sa ato sa Pilipinas, it is a challenge whether our qualified example graduates ka criminology when it comes sa kanang gitawag na to industrial revolution. Then sa Philippine qualification framework, nga ang atong qualification dire is the same ba with other country? Diba? Kung nag-ingon ang Pilipinas nga we have the 4 years baccalaureate degree in other country, unsa ilang qualification? Diba? In Singapore lugar, ang ilabang police qualified to join in the PNP is the same with us? Ano siya nga concept? Then compare selected police model. So, dili itong rank model. Diba? Katong, manang sa history sa policing Japan, dili na ito ikadinay nga mubalik ta dito sa England. Diba? Sa time ni Robert Peel, katong Metropolitan Police Act niya. Diba man ito inindot niya policing, katong police policing system. Community-oriented policing in relation sa ethics ninyo. Oh, nindot to siya dito nga abin niyo. Then discuss the participations of the PNP personnel in US peacekeeping mission. So, unsay role sa PNP nato in peacekeeping mission. Di ba? Muna, unsay makadungog ka nga just like some of my classmates, di ba? So, niadog kaning sa peacekeeping mission. Niadog Sudan, yan, kaning mga area. So, because that is part manguna sa atong calls. Marabitaw na siya, in times of emergency, unsay imong makontribute. Oh.
So dili siya military ang atong kuan, dili punta dito sa health because ang ato is more on peacekeeping. Because most likely, these are the available resources nga ma-offer sa Pilipinas. Then, standard of the rule, the rule of Interpol and ASEANAPOL. So unsa ning rules sa Interpol? Though we understand nga in our discussion po, balikta sa US peacekeeping, we have to touch the United Nations. Although, mga kuha na siya, silent features lang na niya or concept about comparative police system. Okay. Now, why we have to compare? Ano kinahanglan man nato i-compare? So, in the because the context different. Lailahe siya. Muna ko sa'yo, makita ni mo ang unique ba nila na maayo maunta ni nga kaninga sistema i-adapt sa Pilipinas. But actually, even if you ask me in my experience, in my research, gikan sa masteral, paingon sa ongoing of PhD karon, then other nga mga linkages, actually, di man problema ang sistema na to sa Pilipinas. Sa nga to lang gandere is, daghan factor ba? O sa'yo, madto tao because of our political system, kana siya. O, nawalang ko na nimo ng kanilang next year, coming na, di ba? Piling palang daan, grabe nang ginao tayo. Well, do not expect nga na ay maayo, di lang ako. Wala rago na siya, the same rago na siya sa simple nga department ba? Kung sa Peter's lugar, na college department, criminology, within the department, within criminology, ang mga faculty, mag-dinibakay. So, why should you expect na maayo ang delivery? Or kung dili man galing sa department, gali. Criminology nga kuan, department with other nga department. So, ina na. So, it will affect the operation. Manayon nila, comparative context, di ba? The context different when it comes to economic, social, cultural. O, lahi-lahi man. Manayon nila nga, wala yun. Mabita ng even if you ask me, sir, unsa man gyud imong perspective? Ako, magulang man jud ko nyo. Even you can ask your parents, inyong lolo. Di ba? So, dako jud kayo siya o guan. Unang, as much as possible po, we have to be sensitive na lang. Then we have to be careful, especially the coming election. Di ba? Balag di good ka daw gatong gibutaran as long as ang atong prinsipyo dili magod. Kaya sa maingon ta nga, mag-Japon sir, dili mag-Japon ni siya kadaog. Di ba? At least ang imong, imong choice. Kaya wala mong kailangan yung makausap ko. Sample na lang. This coming sa Iligan na lang. I'm not a booter sa Iligan, sa local, pero makita na to. No? For 9 years, so may makita ni mo. So ang problema lang po ng other side, ang namalik, moragapo ni sila. Sa una na ni. Di ba? So muna yung nila, kung nakinakita nga bago, nga if you feel nga murag, angayan mo ni siya. So, ano na? So these are the things. Then, what works in some countries may not work as well in other countries. And that is true. As I mentioned a while ago, because lailahi lagi atong political system. Mura na siya og even if you read the history of Cambodia, di ba? Katong killing fields, what makes them nga naabot siya og more than 2 million ang patay nito for a period of 4 years, 3 to 4 years lang. Di ba? It's because of the political system nila. Katong sa Khmer Rouge, di ba? Imagine nimo, kana siya nga year by if that will happen in any country. Malink man nimo by because it is run by communism. Communism during the time. Sa naitabo sa ila, suluoy kayo, even their professional. Di ba? Suluoy siya, morbita na siya, if that will happen in our country, by suluoy, imagino nimo na. You have your property, but it is, exploit siya sa gobyerno. And you cannot do otherwise because they are powerful. Imagino ni mo na siya. Because that's the effect of, that's the negative effect of communist system. And that is the principle of the CPP in PE. Yeah? Mauna magkita ni mo. Manang, even if you ask me why, in based on my research sa Cambodia, makita ni mo dira na if during the time of Marcos, kung wala siguro na possibly na declare ang kuhan, martial law, then it was run by the communists. Mura na siya kung sa Afghanistan karon nakuha na ilog sa Afghan. Sa kuan wala unsa ka problema ba, although we will not talk about religion lang pero makita nimo dahil dun siya. So muna ang usahay, you have to be careful in choosing leader, even in manang sako ba ako duha man akong anak ron, di ba? That is why I prefer nga I will kuan orient my duhan ako kabata nga ang ilang kurso is pwede dili sa Pilipinas lang, pwede gawas.
Nga naman. Because there are times nga dili na to ma one by control. What if mahitabo na sa Pilipinas? So unsa imong option? Okay na lang sa ako because tigulang naman ko. Pero how about may one? That is why you have to consider. Dili lang ka mabitan na ingon nila nga, sir, what's the advantage of having na kay mga kaila, sir, nga ang perspective is lahi. Because you have to consider the future. Ang walay lain nga makabalo na nausabay, it's our profession. We are criminology by profession. Dili lang nimo tanawon ang lokal ba. You have to consider ang itabo national, regional, then, of course, worldwide. Di man gud nimo, lahi siya. So, munang be careful. Munang pila na katuig. Kumaingon po ta nga, we are only the country nga mga tao religyoso, pero wala man. Di ba? Makita man na to. Who runs our government day? Yan sa lokal lang na to. Di ba? Makita niyo. Sahay makakuan. Mga sakit ba? Because one pa nga mga leader is mga former religious ng mga tao. Pero makita na to. Yung effect, walay. Di ba? These are the things na makita niyo. Mura lang ko na, Asay, time will, Asay, mag-istorya minsan ko mga kauban. Ikaw siguro, sir ba, kung ikaw kay Kwan, I cannot sing Mayo because basin po og pariharata sa ila. We are only, Kwan lang, shouting karon ron, mo komenta because dili man ta in their position. But siguro time will come, if you are in the position siguro, siguro lahi. That's the reason why nga, I 90% na nga by next year, I will Kwan, tender my resignation in the government in chief. I prefer to be Kwan, may panang mag Kwan lang ka kaugalingon kay may magbuot sa imo. You can do everything. Because that's the good of the in the Philippines because democracy ta. Kung tarong lang ka dire sa Pilipinas, wala ay problema. Di ba mang wala may magbuot sa imo, di ka mo trabaho ay magbuot. Unlike in communist form the government nga pag di ka mo trabaho, pwede ka patyon. So these are the things na may tawag. Then, universal principle of trust in government. That's number one. Manang makita na to una lagi ba is, that's the presumption lang, the principle. Nga dapat unta, we have to trust the government. Pero tanawagal ito mga political leaders, di ba? Especially karun, grabe. Huwag kayo makita nga kuhan ba? Pura na lang, even kung di man tayo nga sir, Duterte man si Jubira, kan, right? Even, the government. Muna sa makita niyo, makapabor lang. Na naitabo lang diri sa ito sa Pilipinas, para na siyang urag, we have to apply our knowledge that we learn in Article 11, avoidance of greater evil. Diba? Urag diya na lang ta. Pero sa tao man doon na siya. Sa tao. Manang, kung dili juga mag-change, dili juga mo kuan, paano juga kuan? Then, universal principle of human rights, the rights of the accused, the rights of the children. We have to consider that. And that is generally accepted, not only by the principles sa atong constitution, but even nationwide. Then, universal principle of due process, fairness. So, mamaginay ko ang concept. Then, universal principle of freedom from oppression system. Diba? So, munang in your study ba, in your research, dapat labi na sa inyo, mga bata-bata pa dyan, hindi na bata-bata pa. Mag-build pa mag-family. So, you have to be, kwan, nakanabitaw, considered ang future, daily lang ang karon. Kaya sa higher ba, is we have to limit lang kung sa itong makita ba. So, tanawin niyo, you have to study. Mabita lang siguro, you will ask, kwan, observe siguro sa ako, some of you is, nga na inana ang personality ni sir. We have to control. We have to limit. Kaya kung imong kaugalingon, nanggod imong panuntan. Ba? So, kanabitang we have to consider happy today without looking to, for tomorrow. Alisod na siya. We have to consider that. Then, of course, as far as nga nakatabang ka sa imong isig kataw, just that is to me, it's enough na siya. That is why I always observe and apply the theory of consent. Kaya alam. Theory of consent. Then, globalization. Globalization is the process of interaction and integration among the people. Diba? Companies and government of different nations as process driven by international trade,
investment and aided by information technology. So this is one also. That is one of the reason why it is expected that this coming karon, so good na, always nagining cyber libel na crime because of the technology. And much more, it is aggravated by the pandemic period. Nga most likely, all our transaction, usay mo, rely na lang tatrot technology. But we fail to consider and address the other aspect because actually, wa man gini problema. And itabo lang, some of us also, kaning na yung mga criminal mind mo take advantage with this of technology. And the most common na dira is kaning cyber fraud or computer fraud. Diba? Ilad sa true sa kuhan. O sige, mailad gali ka sa kanang kanalang kuhan. Concept na to sa, di ba? Nang, sige, mga kuhan man ta kaning sa, di ba? Mailad ta. Di ba? Sa mga posting lang daan. Even sa text, mailad ta. Kanang, charcharan ka sa imong kuhan. Abinay mo, okay na. Di ba? Murago na siya, nag-uyab mo for 4 years or 3 years sa virtual. Diba? Niya hikoga na nimo, wag nimo nakita in the first place. Ano ba? Na in love na ka diretso, di ba? Manang padala-padala na ka, di ba? Only to find out dai sula, di ba? Ilad ra ka. So ina na isa. Technology. Then it also refers to the reduction and removal of barriers between national borders. So manang reason usahay nga well, it is true that our finalo sa Pilipinas is taman ra sa atong teritoryo, but we can still extend this through the aid of course, collaboration. Managitawag nila globalization. Importante also. That's the reason why importante na yung mga linkages, di ba? Mga connection. Manang dapat, you will be part of the nation, kaning itawag to worldwide organization, di ba? Regionalization ng mga organization. But sometimes, we cannot deny na these are also used by other kanang gitawag nila purpose. Just like our membership in the United Nations. Yan na siya. Our membership in the Interpol. So why should we join? Why should we associate with them? So ang inyo ato dia is collaboration. Because we believe na with this organization, it will help also. Dili lang kay we can share our resources, but they can also share us or give us. In order to facilitate the flow of goods, capital, services, and labor. Munang nahitabo sa time sa kuan, sa rugs, Timirud sa kuan, Cambodia. Pagka time sa communism, tanan, ilang gi-detach, nag-self-sufficiency sila. So, ang nahitabo lagi dira, sa may mahitabo. Di ba? Luoy kayo mong mga tao. Warabit na balik ka sa pwede walay kwarta nga i-circulate nga naman. Huwag man tayo paliton sa gawas. Huwag man tayo ipagawas. So in effect, so looy kayo ang mga tao. Parirago na siya sa katong concept na to sa federalism. Actually, ang federalism maayo man dyan siya. Ang problema lang siya if sa ato nga Pilipinas kay, di ba? Abusuhon ba? Di ba? Mag-duplicate lang siya. Labi na sa Pilipinas lagi nga grabe ang corruption. Diba? Pag ikaw ma-leader, usahay, you have to take opportunity sa imong pagka-leader if you have na power na. So much more na kung ikaw ang diba, true regionalized na. Diba? So looy, okay lang tong region nga mayo ang leader. Okay lang ang region nga na perspective ang leader. Pero what if kung na ay personal? Then, area of responsibility. So, globalization nun siya. So, from national to international. Diba? Manayon niya, transnational and organized crime become one of the target of the police force. So, meaning, kung maghisgot ta o globalization sa police service, so that is everybody's concern. Dili lang ang Pilipinas nga maingon nga. So, we are against about kaning terrorism. But all nations are involved. So, that is one objectives of all nations. So, that everybody will share their kanang commitment on fighting this example nga crime. Drug trafficking, yan na siya. Then workload, more loss to enforce means more effort is needed. Diba? So, wararago na siya
sa Pilipinas ba kay coastal man ta or kaning gitawag geographical archipelagic man ta. So unsa may itong buhaton para mas strengthen ang atong kaning gitawag na to nga territorial protection or security. So we have to collaborate. Asa man ta mag-collaborate? Of course kaning pinakaduol na to. Murarago na siya in terms of a difficulty, di ba? So example, mayahay. Unsa may imong silingan diya, tubod. Sa imong silingon, Norea, poblasyon. So, dapat, sa kung sa kuan pa na, sa border pa na nga security, magkuan ta, magkolaborate ta, para mas maminos ang atong, anong gitawag na to nga, contribution. Murarago na siya, if you want to protect your borders, you need pulo ka tao. But since naamoy join, di ba? Naamoy kanang gitawag nato nga collaboration, so silingan man mo naman mo'y bot nga territorial nga protection, so magtunga na lang mo, mingon ka nga lima-lima na lang taway. So ina na siya nga concept workload. Lagi na siya og estudyante tag Peter, silingan man ta, so naakoy motor, nakay motor, so pwede ta magingon dira nga Brad, karon nga semana imong motor tong gamiton, ang kasta sakit na ra ba ang bulsa karon sa gasolina. Yeah. Oh, krudo gali, 50 na kabid. Yeah. Just like, that is my experience sa Gikan Iligan to Cagayana. Sa una, mag-round trip lang kag mga 500 sa krudo. Pero na, nasa 700. So, ina na siya gyapon, example. Nga ikara isa sakay. Kaya may antag na imong kauban nga puro mo dito katrabaho. Kaya maingon ka nga pre, karoon nga bulan, imong sakyan tong gamiton. Sunod ako na po. So, these are the things nga may tabo. Workload. Then cultural adjustment. Different police forces have different culture, which may be conflicting, and that is true. That is one of the reason also bitaw nga sir, ngano kinahanglan man sa even the Philippines na lang sir, for example, ngano localization man ang unang sir, assignment sa police. It's because of this. You try to imagine if you are here in Iligan, you'll be assigned in example na lang Marawi. So listen dia kay mag-adjust man ka, wala ka balo sa ilang practices, di ba? So, mo nang usahay mag-conflict siya. That's the simple na lang example. Then, in economic consideration, police administrator trained to expend extra time in considering their budget in combating transnational crime. Mulagin na siya. Then, extradition, aliens criminal will be sent to their mother countries. So, this is one of the reason that I emphasize kaganina na this is an example wherein na makita na to nga even ang atong balaod sa Pilipinas ra because di ba enforceable territorial raman ang yang character, but there are cases that even criminals are outside our jurisdiction. Pwede na to makuha and through the of course cooperation with other nation, di ba? Through extradition. So mama na siya. Then transnational crime. Considering transnational crime in relation to organized crime, it refers to crime that takes place across national borders, meaning mo lampas. And that is an organized crime. Yeah. Organized crime ang ganyan siya. Oh. So the most common dia is ang drug trafficking. Di ba? Oh, manang sa isto, kumuadto ta sa drug education and vice control, di ba? So katong mga kartil-kartil, drug kartil, Sinaloa, di ba? Then, human trafficking. This is the modern forms of slavery. And this was us in the board exam. Unsa ang organized crime nga gi-considered siya as a modern form of slavery, and that is human trafficking. Wa may lain pud. Di ba? And take note, pag may sugot di tag human trafficking, ang exploitable dere is katong mga looy. O sa mga looy sir, katong vulnerable. And who are vulnerable in our society? So katong mga pobre. Di ba? Mabita na ang worst dira is katong removal of tissues for sale. Imagine ni mo na. Ibaligya na imo ang imong organ internal kay para lang mabuhay ka. And that is common in an area. Do you think kung anak ni Pacquiao, ibaligya yung internal organ para lang mabuhay na? That's one of the reason why nga ang vulnerable is kita. Kanang mga looy. Then, terrorism. Diba? Now, take note ang concept sa terrorism. Depende ya kung siya. Di ba? So it might be ang inyong act is terroristic siya, pero to them, they are hero.
So depende man siya. So mo nang depende gyapon siya sa mga classification, sa mga ideology, di ba? Mao na say makita nato in reality. Just like the most common example na lang kanang dira sa Afghanistan. Di ba? Oh. So lahi man na kung ako imong pangutan, may ngon nga we are their hero because we save us from this, from them. Tinana siya. Mura siya na Robin Hood mga concept. Oh. But to others, they are not. Parera go na sa concept sa organized crime niyo. Kanada yung Yakuza day. Diba? To the organization, Yakuza is chivalrous to them. But to the government aside, they are violent. Wala na inanga. So muna ang lay-lay, we cannot influence. Then dili, but po sabot ko, mag-go-parder ta. Kanibit ang mga suicide nga terroristic attack. Ang isimuingan manggod sila dayon nga, sir, pag suicidal gali ang terroristic attack, sir, terrorism, is kuha na si sir, mga uneducated. No. Study reveals why. Nga there are, they undergo, di ba? Participate, join, di ba? Suicidal terrorists. In the first place, they are, dili sila kuha, uneducated. They are professional. Depende, manggod na. Defendi sa ideology nimo. Just like for example, if you have to do this, that will save you, di ba? That will not save your family, but even your soul. So imagine nimo na kung ginana ka. Then of course, cybercrime. The most common lagi karon is kaning fraud. Di ba? Daghan ka ilad sa kwan. There is a through the medium of computer, di ba? Internet. And again. Going back to our akong gingon ka ganina, considering sa Pilipinas kay eleksyon na hapit, so kaning cyber libel is common gini. Na? Tanawa gali ng mga post gali. Di ba? Inyong idol gali is Isko Moreno is katong sa akong nakita bago lang, nagilak-ilak gali siya kay nato yung gingon nga one of the one is porn star siya. Oh, malino naman na. Then, we have the money laundering. Diba? Now, take note, in any organized activities by always gini associated ang laundering because we understand and we know nga sa organized crime ang purpose is most common purpose is money except lang for terrorism nga ang iyang purpose is kaning political or ideological mura man siya but even gali sa Pilipinas kaning mga CPPNP di man is dili man ideological ba kumakita nimo makita na gali. That's why they are declared or considered terrorists. Because ang ila is crime. Imaginan, bani mo ng ideological ka, mang sunog ka o mga equipment sa mga public and private nga mga company. Ba? Sunugo ng sakyanan. Sunugo ng mga dump truck. Imaginan ni mo na, nagbuhat lang nigdalan nito. And it's because kay siguro, as a forms of their extortion, because mamang din na ilang source income, pamilaid. Extortion ramang guna. Di ba? So sa may tabo, sunugon. Imagine nimo na. Dili na siya ideological, kung mo tanaw. Di ba? Just like kaning mag-march sa during sa kwan, imagine nimo na. And I tell you frankly, if wala pa lang na siya sa Pilipinas, dili pud ina ni siguro ka pobre ang Pilipinas. So, even if you ask me. Why? Because most likely, what's the reason why we hire more police officer? What's the reason why we hire more number of May Armed Forces of the Philippines and Dalo every year. Diba? It's because of this issue. Nga na atay internal problem na to. We cannot address ang taas ng crime rate sa Pilipinas. We cannot address ang internal and external security sa Pilipinas. At do kaglain nga mga nasun. Diba? Walay ilang daghan nga mga sundalo. Walay daghan ilang nga mga police. Nga naman, why should mag-hire sila? Nga wala sila problema about crime. These are the things. Manang, if you go study, makita nimo real. Then, when you read, you have to be realistic. Sahay manggod, yung pang-readingon, mga porn-porn man. Mo-open mo mga kwat. Purbida. Ayun na lang. Then, drug trafficking. Diba? So, of course, this is discussed dito sa drug education based control. But of course, pag misgot tayo ang drug trafficking is the illegal cultivation, culture, delivery, administration, dispensation, manufacture, sale, trading, transportation, distribution, importation, exportation, and possessions of any drugs. Take note what kind of drug
dangerous drugs. Now, take note, drug trafficking, di ba? Kung wado ta sa mga early 2000, 2010, anyway, this is one of the problem. Di ba? Nga kuan yung gayo. But because of kanilaging changes ng society, ang kusog na pod karon is mga cybercrime. Although, ang drug trafficking common magyapon. But the most common na pod makita na to is due to the technology, is kaning mga cyber crimes. Di ba? Igigamit siya ba? It's an avenue. Dali ra man good maxis good. Then when it comes po sa evidence, dali ra po gay nimo i-destroy, di ba? Dali ra nimo manipulate. Mabita nang ang cybercrime na to. Nahitabo di bago lang muna. Kanang 10175 siguro na. O 2012. Although nata yung mga involving sa una mga technology sama sa katong access device acts. Di ba? Muna siya. Then, of course, in relation to this, just remember, drug cartel is a criminal organization developed with primary purpose of promoting and controlling drug trafficking operation. So, muna makadungog tag Sinaloa cartel. So, ilang e, kung saan man, monopolize ang distribution and operation sa drugs. So, muna ila, para makontrol. Murago na siya, kung diri ta sa Region 10, di ba? So, ang kuandere is ang murong cartel, di ba? So yan ang i-manipulate, yan ang i-control. So mo bitan na usay makadungog ka og black pananggo ang trading sa black market cartel. Just like even kaning usay maingon ta cartel maning sa kuan sir, kaning sa drug ay sa kuan, oil, kaning sa petroleum product. Possible na because you can control the distribution. Mabitan ng reason sa una, makita na to. Sir, nga na sa una, sir, barato-barato man. Because we can compete. Because ang ceiling sa una sa kuan, part of that is na ay gobyerno. Wala na guna sa reason yapon ba? Kanadeng palay. Di ba? Manang sa una inana, during the time of Marcos, ang problema man good is, pag sa time ni Aquino na dayon, Corazon, samot ni Ramos, wala man, ipamaligya man. The most common example na lang is kanang NEC ba? Di ba? Sikat kayong iligan sa una. Kaya high school ko, college, pag mayroon sila iligyan, wala na. Layo, raking kagayan sa una. Pero what will happen after gibaligya? Wala ko na siya, nakasulod ko in easy by because of the kolehiyo di kolehiyo di iligyan. Yeah? Makita niyo mo lang sa likod, luwag tumday kayo na. Yeah? Kita niyo. Guwapo kayo ang sasulod. Yeah? Pero what happened? It's because of mismanagement di ako nasulod. Okay? Wala man tayo mahimo. We cannot blame ang mga tao. We can blame the government. Although, sa himanggod, ang tao mo ay contributor. Why we allow them to kuan, to become? Pero mao lagi na kay majority man. During sa election, may tabo man gina. So, imagine na naman na siya. Mabita ng na tayo, na tao ko ba, 1979, martial law pa man ang tayo, pero wala ko ka-experience ng martial law. Pero even if I ask, oh, siguro gan, na yung mga rear, it could be an abuse. Normal na nagyugyapon karon. Pero the fact na in the history, makita nimo ni ba, gikan sa dalan, gikan sa mga kuan, yeah? Kanada yung UP day, kanada yung kuan, MS yung kuan. Yeah? Sa Marcos tayo man yung mga kuan. So makita nimo karon sa kakuan ng mga school. Yeah? So these are the things nga usahay, lisod po ba? Muna usahay, defindi na ginasahay. Munang usahay, if the government is run by this, wala ni siya. And I tell you frankly, by after Duterte nga time, yeah, pila na lang. We do not know what will happen. Because drug is a profitable business in the Philippines. And even politicians are engaged in this activity. And that is true. Tinuot mo na. Hindi man tayo maingon nga zero. Amang kayo proof. Alay. Kaya na lang usamis daan sa una. I'm not from Osamis, pero panang mag-lecture ko dito, istorya mo na, istorya mo na. Nanagagrabe siya. Just like also na lang, we are in Iligan, pero kanang activities saray sa una ba? Dili na na. Mabita nang maingon sila dira sa una nga, murag pista kada adlaw, sir. Di ba? Murag pista kada adlaw, dagan o baras-baras. Yes, that and that is true. Pero kinsa may nabulahan na doon. Eh, ako, naka-benefits lugar ko, like. May na lang karon.
Then take note the structure of the drug cartel. Pag magisugot man ko ng cartel, may nagi na organization nila. Diba? Organized gali, organized activity. So take note the falcons, kung siya tawag sa falcons or halcones. So mura na niya siya o garibyo po ito, organized crime. Now take note, considered as the eyes and ears of the street, and the falcons are the lowest rank in drug cartel. Pinaka-lowest. Halcones. They are responsible for supervising and reporting the activities of the police, the military, and the rival groups. Maningan ako sa inyo, bay nga, kung ang hisgot galita organized crime, bisog yung gaya na siya niyong ikwan. Pura nga po na siyang police ba, nga na kay mga agent. Ang worst lang dani usay pag mag-hisgot galita cartel, because they penetrate even in the government. Manang, di ba? In the, sir, sa salida naman na sir, ng mga police protector, di ba? Inood na. Then hitmen, the armed group within the drug cartel, and that is responsible for carrying out the assassination, kidnapping, rape, extortion, operating protection rackets, defending their plaza or torps from rival groups and the military. Wala na siya katong Pablo Escobar nga salida ba? Inadto man gid ba in Mexico? Inadto man gid. So na kay armed group. Mura ra guna siya sa istorya sa una sa kanang Osamis kuratong baliling, mahadlok ang mga tao mo nang pagka Alas City, mura guna ay makita ni mo siya. They are afraid. Kay basin og matahimingan. Oh. Then, we have the lieutenants, lugar tenientes. The second highest position in the drug cartel organization. Nano second man because naman tay drug lord yun. And the drug lord or the capos or the boss mo na sila gitawa. Are responsible for supervising the hitmen and falcons within their own territory. Mura gyapon siya pinping organization. Natay city director, napog kay mga, di ba, station. Within your station, nakakay mga tao. Then we have the drug lord. Take note the capos. So this is the highest position in any drug cartel that is responsible for supervising the entire drug industry, appointing territorial leaders, making alliance, and planning high-profile execution. Morning, nahitabo sa Juanbay, di ba? Mexico, kumakita niyo. Mabita na maingon ka nga, although na siya part sa Amerika nga mga country, pero na ay daghan pobre, na agya po yung mga daghan nga dato. And take note, the government most likely is run by politician member who are involved or engaged in drugs. And I know that, di ba? Even in the history, katoday si Joaquin Guzman, day, si Pablo Escobar, these are mga prominent na mga kapos or drug lord. Di ba? Di Sinaloa cartel. Manang imagino nimo na kay profiling, di ba? Even in the history sa organized crime, sa mafia, di ba? Makita nimo. So, then, another is human trafficking. It involves the act of recruiting, transporting, transferring, harboring, or receiving a person through the use of force, coercion, or other means for purpose of exploiting them. So mabita na ang gisgota na to is exploitation. Gamiton ka. Ang problema lang dire is that although na ama human trafficking mga gyapon, even in the nature of voluntary, but since they are vulnerable, it would result to human trafficking. Mabita na siyang nahitabo. Napugos lang ka. Napugos ka kay wala na may lain ni mga choice. Wala may lain ni mga option. Sumulangin ang balik ta sa example na to, kisa may na ay vulnerability. So, katong mga looy, katong mga pobre. So, take note, recruitment is the act, transportation. Maningon niya, how human trafficking is done. So, mang-recruit ka. Then, means, unsay pamaagi, how it is done. So, pinugos, pulga. Di ba? So, munaingon nila. Or giving payment or benefit to the person in control of the victim. Abuse of power or vulnerability. Madyo na inyong bantayan ba na aning kamot, jud mo. Na time will come ang galing, makatrabaho mo, at least man lang, inyong pamilya in the future, dili, vulnerable.
or exploitable sa mga inani. Mariragon na siya kung kwartahan ka ba, di ba? Pwede na mo pasayawon ang tao na hindi mo gusto. Masayaw siya, it's because of kung saan, wala man siya choice. Manang looy na-exploit, magamit. Mabita nang even sa study na to sa prostitution. Ba? Although, dili man tanan, pero majority gali, who are vulnerable to engage in prostitution? Katumang looy. Do you think na anak o mga doktor, di ba? Mga engineer, mga politician nga nag-prostitute, wala man siguro. Especially in the Philippines. But in other country, prostitution is allowed manggod sa ila. Kung ang maguna sa ila is profession magyapo na. There are other countries. Example, in Australia, na siya. Na yung mga area. Ang itabo lang sa uban ng nasod is regulated siya. Ang ila manggod is para po safe ba? Safe. Because the in their country manggod, acceptable man na siya nga kuhan. Ang itabo lang is they regulate. Sa ato is crime pa man na. Then, purpose. Ano eh, why it is done? So, manayon niya. Yeah, for the purpose of exploitation, which include exploiting the prostitution of others, sexual exploitation, force or labor, slavery. Manang ingon ako sa inyo ganina, na kisa may prune nga mubaligya og internal organ. Diba? Or similar practices and removal of organs. Mani siyang nigawa sa board exambay in relation to organized crime. Unsay pinaka-worst kuno nga mode sa human trafficking kanisya. Removal of organs for sale. Di ba? Tana siya. Marago na siya. Even mga tana ko sa inyo. Tagaan kag 100,000. Musugot ka. Nakuhaan kag inani. Di ba? May ngunjog ka nga dili. Sir, bata pa na ako. Napakoy pang lantaw. Pero, kung mga tana ta, naakay posible may tabo. Nga tao musugot. Nga tagaan 100,000. In return nga yun. Na, ana. Ang kinsa man sila. Katong mga exploitable. Katong mga vulnerable. Sila may mga looy. Diba? Okay ra siguro nang imong ihatag bay because of kwan. Kanang example sa imong igsoon, kay kinanglanon para mabuhi pa. Pero ibaligya na imo. Wala na siya. Then take note, Republic Act 10.3.6.4 expanded the anti-trafficking in person of 2012, amending Republic Act 9.208 of 2003. So, take note, walay kalain. Ang naitabo lang, ang concept definition, gi-expand lang siya. Manaman na siya, in relation to organized crime, special crime, 10.364, take note of that. Then, another is terrorism. So, take note, the term Latin, diba? Terror, great fear. So, it is the unlawful use of force or violence against person or property. To intimidate or coerce a government, so civilian population, or any segment thereof in furtherance of political or social objectives. So manang sa study na to sa terrorism, natay klase-klase ito. Natay state terrorism, di ba? Naabod tayo religious, na political. So lahi-lahi manggod og purpose. So manang kung maadto ta sa atong balaod, di ba? Makita na to. So ang purpose gidiya is to coerce, to create extraordinary panic among the people. Then what are the characteristics of terrorism? So premeditated or planned. So kung sa kuan pa na sa aggravating circumstance pa na in the crimes of murder with treachery ba? Di ba? With evident premeditation, with deliberate plan. Then politically motivated. Pero take note, kung adto ta sa board exam, tanawin nimo ang characteristics. Do not answer simply nga political. Like for example, naman po religious ground. Ano mo engage lag terrorism? Why they engage violence? Because of their religious. Just like for example, kanang maingon tag, kanideng mga ISIS de, nga concept. Dili man na sila political. Ang ila is more on religious man nga reason. Then, ang ilang purpose, ilang i-intimidate, ilang i-coerce, is ang civilian. Nga naman, because these are the vulnerable nga group. So, ano ka itong manggun imong atakon itong kampo ng mga kuan, nga di man jod mo kadaog. That is why, inyo is mag-create mong panic sa community, but of course,
ang inyong i-attack, ang inyong exploit is ang katong mga civilian. Then carried out by subnational group. Yeah. So pag mingit ang subnational, dili lang siya purely, like for example, kung sa Philippines, ta, mga Pilipino dyan. So naa siya with other nationality. Then take note, the provisions of Republic Act 937 to. Then take note, amended na niya sa bago na itong balaod. In relation to your special crime investigation, you have to consider the amendments of Republic Act 937 to. Gi-expand ang iyang definition. Kaya diri man God sa 937 to, libog ang iyang scope. Diba? Blisod kayo. That is one of the reason why prior to the amendment, wala kayo yung acts na makonsidered ni mga terrorism. Even the acts of the CPP and NPA under this law, dili makonsidered niya terrorism. And what is the reason? Because kung imo mangong tanawon diri sa 937 to, kinahanglan nga ang acts, mag-create siya o extraordinary panic among the people. Kana man siya. So what is extraordinary? It is a question of tax siya, dili siya balaod. Walay sakto ba? Kaya pwede man nga na-terroristic attack, pero after nga nag-create siya panic, ang mga tao, nibalik na gyapon. Di ba? Wara ko itong hitabo sa Buanga Seeds, even katong sa Kuan, Maguindanao, even katong sa Marawi. After that, namalik naman. Pag na-neutralize na. So pag mayingit kag extraordinary fear or panic, wara bitaw kung kita, wala na tanibalik din sa lugar, kaya mahadlok na. Then we have cyber crimes, Japon. So kanimo ni kung ingon sa inyo kaganina nga common crimes na siya sa Pilipinas or worldwide. Especially due to the advent of pandemic lagi, di ba? So most likely ang mga transaction is naka-online na. So naka-rely na ta sa internet connection or connectivity og kaning sa gitawag na to nga gadget or technology, information technology. So manayon niya where computer networks, internet is the target and where the internet is the place of the activity. Manang sa cybercrime investigation, tanaw nimo ang, of course, mga platform, kaning sa system niya, mga service provider, kaya diha magkita ang possibility. Ang in relation lang dito sa organized crime, katong sa time ni Unil Guzman, katong sa I Love You virus niya way back in 2000, May, ang iyang act is not punishable. And what is the reason? Because of the concept of dili man pwede nga buhatag balaod, dili punish ang iyang act. So simple lang. Nulang krimen, nula po'y nasinilihi. Sa time nga ang iyang act na commit, wala pa'y crime nga nag-define about cybercrime. So matong wala siya na prosecute. Atim siya investigar, lidakop siya, custody siya, pero dili siya ma-prosecute because simple lang. Wala may balaod during that period. That's the reason bitaw gayon ng gawas dito mga access code, di ba? Ito yung nadto, hangtod nga na-develop ning cybercrime sa 2012, ang Republic Act 10175. Then what are acts punishable under this law? Okay, man yung sa illegal access. So, mo-access ka sa computer system nga walay rights, walay meaning, walay permission ba? Walay authority. Then illegal interception, di ba? So without right to any non-public transmission of computer data. Mabitaw na sa study by even dili na siya. I know, familiar na siguro mo kay naman mo subject na ni kaning public ng mga internet, delikado man siya. Because it's mga kuana ni mga criminals, cybercrime, criminal, dali ra na niya. If ang imong unsa man, ang ikaw mo intention po, mo man siya. Mabita na ang uban, they prefer to use kanang mobile nga wifi na lang dan sa kanang public wifi. Delikado man siya. Especially kung mga transaksyon, so delikado man siya. Then, within the computer system, including the electromagnetic emission from computer system carrying such computer data. So, data interference, di ba? So, interfere ang imong kuan, i-alter ang imong mga files, delikado na. So, or
dili man galing intercept kun dili ang imong files butangan o data virus. So saan niyo pag-file na? Then system, the same concept with kuan data interference. Sa data lang is ang imong kuan information. Kani dire is ang system na yun siya. So dili lang ang imong specific na particular data, kundi ang system na sa imong computer. Then, cyber squatting, di ba? So, maningon niya, this, the acquisitions of domain name over internet is bad fit, di ba? With bad fit to profit. Reputation deprive others from registering the same in such domain name. So, technical ni guys yung mga terminology ba, in which only kaning mga IT lang ang familiar about this. But take note, just remember only what constitutes cybercrime. So kung ang inyo galing kuan ba kanang gitawag ito nga means of committing the crimes or acts is done through the use of computer and internet connection, so that is considered cyber crime. Then we have money laundering also. These are also important things ngayon I considered. I know this is discussed also in organized crime. So ngano git discuss ya, because take note, this is the always crime nga mo associate kung naay organized crime. Ngano mo associate man siya, sir? Murabi sa usya og dili mawala ang walay money laundering nga mahitabo kung walay organized nga mga activities. Because always man gud kumisgot ang organized crime, ang purpose man gud nimo dira is generally is for money or profit. So what is now the effect of the profit or the proceeds that you receive, di ba, out of illegal activities? Like for example, you engage in drug trafficking. Diba? Unsa may imong buhaton sa imong kwarta nga nakuha sa proceeds? So imo ginang i-transact gyapon. Whether you have to place that in the bank, you have to deposit that. Whether you will use this to buy purchase ng mga properties. So munang naitabo dayon, after buying, after depositing, you withdraw. After nagpalit ka og yuta, imong gi-develop, then imong gibaligya pagbalik. Diba? Sa dihang gibaligya na nimo ang property ug balik. So example, ang imong 10 million nga proceeds sa drugs buy, imong gideposit sa bangko. After gideposit nimo sa bangko, unsa ni tabo, imong gi-withdrawan og 5 million. Na naman because naka gipalit nga resort. Then imong gidevelop. So pila imong expenses out of that is 5 million. So gwapo naman, imong gibaligya, gi-resell nimo balik. Pila imong baligya na, 10 million. So nakaginansya kag 5 million kung atong tanaw. So ang imong 10 million nga na-receive, mo-affair na nga, gika na sa drugs pa ba or halin na sa imong research na imong gidevelop? Dili na gikan sa drugs. Di ba? Gika na sa halin, proceeds na siya sa imong research nga gibaligya. So most likely, ang makita dira is nalaban na. It will affair now nga ang kwarta gikan now dili na sa illegal activity but from legitimate source. So that's the concept of laundering. Murago na siya launder, i-launder nimo sa imong labhan ang kwarta, ang sinina nimo or ang gamit nimo nga hugaw. So that's the concept. So that is why naa siya cycle ang laundering placement. So the first stage in which is the washing cycle. The money are placed into financial system. Sama sa atong example kanina, imong gibutang sa bangko, imong gipalit og stocks, di ba? Then, layering. So imong gibutang sa bangko, gipainterisan, imong gipalit sa stocks pagkahitabo na ay proceed. So it involves creating false paper trail, converting cash into assets by cash purchases. So ang example nato dana kaganina katong imong gipalit sa yuta, then imong gidevelop. Then moving money in and out of the bank account. Di ba? Of bearer through electronic fund transfer. So mo na usahay nga makita nato nga importante sa gikan ang proceeds. So matrace mo na siya. Mabita ng natay gitawag na presumption nga ang imong asset is gikan siya sa illegal activity kung wala kay capacity. That is one of the reason why makita nato sa Pilipinas by in reality
those who engage in illegal activities has also illegitimate business activities. Mao na sila. Murabit na siya o nakay negosyo pero at the same time na puga illegal activity. Para dili maklaro ba, dili halata. Dili si halata. So is nang gitawag nimo i-shadow. Imong i-shield siya. So ili integration na yon, integration. Pag mahisgot ang integration, so imo nang giusa. Making it into a clean taxable income. So asa na itago? Pagbaligya nimo sa imong resort nga gi-develop, wala na. Asa nagikan? Dili na sa illegal, kundi dili sa halin na sa imong property. That is why the money now is integrated into the legitimate economic and financial system and assimilated in all other assets in the system. So dili na nimo mahibaw-an kung ang kwarta is gikan pa ba sa illegal activities or dili. Why? Because nag-merge naman siya. Na-integrate naman siya. Muna ang paggawas niya, hinlo na. Muna mangutana ka, asa gikan ang proceed nimo nga 10 million gideposit karon. Sir, halin ako sa akong resort nga gibaligya. Wala na siya. Dili na nimo makita nga ang kwarta gikan sa illegal activities. Okay. So although that is the flow, dirty money gikan sa illegal activities. So imong gibutang sa bangko. Diba? Then imo dayong gipa itlog clearing. So imong gibutang sa mga lain-lain transaction. So mo nang na-integrate na ang imong kwarta ang proceed gikan sa legal o illegal. Munang paggawas na dayon, as I emphasize ganina, inlo na. So asset nimo gikan na sa halin sa imong resort. Dili na makita gikan sa illegal na activity. Now take note also the Anti-Money Laundering Council kung dito ni siya sa 9165 mo ni sa IPDIA. So this is the Financial Intelligence Unit in the Philippines that conduct investigation on suspicious transaction. That is under the Anti-Money Laundering Law of 2001. So that is 9160 in relation to special crime. So take note the Anti-Money Laundering, then take note the 9160. Then we have selected police model in the Philippines. Again, we will not discuss this because I know ba? Wala na niya. Wala na siya kagawan for purposes of the board exam. Although lang, for purposes of discussion, ato na yung i-considered. Ang mga rank-rank lagi, pero again, ayaw na siya. Confusing na siya sa inyong kwan. Just like for example, in Japan. So, unsa day ang system sa Japan, sir? So, ang ila is monarch prime minister man sila. So, lahi ilang forms of government. Anay tabo lang siya is, ang Japan manggod is na-maintain manggod nila ang ilang stability sa ilang economy. Manang reason po nga kung in terms sa viability sa ilang kuan government operation, so dili siya pareha sa ato. Ikaduha po, ang Japan, dili pareha sa ato nga corrupt ni country. Then take note sa Japan, duha ka klase ilang police system. Na sila'y national, na po sila'y local. Ang sa Pilipinas na to, isa raman itong police system na to, national in character. Mo nang wala tayong mga police na local. That is one of the reason also, wala man po sa balaod sa local government nga kung ikaw ang local executive, pwede ka mag-hire o kaugalingon ni mga local police. Wala man. We have no provision under the law. That is why nga to is uniform. One police force lang, which is national scope and civilian in character. And that is also the reason why na we cannot deny nga ang atong police officer, pwede na to i-assign. Ang reality lang is pag local, pag non-uniform, non-uniform, non-commission, so narajog ka sa imong mga locality. Pero that is one of the reason why pag abot na sa mga rank gali ni mga regional province, you will be assigned in other region, in other province. And what is the reason, sir? Because take note, there is only one officer in the province. Di man pwede nga pag general na ka, naragya pong gas station. Di ba? Lisod mo na siya nga may tabo. So take note. Manan, kung siguro kung nadayon to ang federalism na system sa gobyerno, expected man to ba? Natay national, napod tayo local. Originalize. Meaning, ikaw original ang kuan, nagitawag na to officer, na kay authority nga, mag-create. Kay mama to, gitawag na to lagi.
ang concept baya sa federalism is kuan baya kanang gitawag na to nga di ba regionalize ang imong pagdala sa imong panggobyerno. Although na ay mga limitation nga dili pwede ma-exercise ninyo when it comes to like for example when it comes to relationship with other nation, di ba, other country, that's the kuan na dayon. Kanang gitawag na to nga limits. Just like for example in Singapore, ang Singapore na ay presidente, naapod sila ay prime minister. No nang pang when it comes sa ila lang nga kuan operation, so ikaw pwede ka presidente, dira. Pero namang goy dili pwede nimo ma-exercise when it comes to relationship with other nation. So that is now the limitation. So mao man siya. Then take note lang for purposes of this kaning Kuban system because even in the history sa police system important din siya. Unsa nang Kuban nga gi one because this was also asked in the board exam. Ang Kuban is an small neighborhood police station town in Japan. Mura siya substation ba? Kung example sa Palaon na istasyon na to dira sa ibutang na to kani sa central. Pero napagid within the community. Ang Kuban ng God is stop na sila nga ang composition niya is 3 to 5. Mura bitaw na siya tungod sa kadako sa inyong district ba? O naatay gitawag nga mga Kuban station. O, wala na siya kung sa ato lagi karon is substation. Ang purpose lang na is within the area na idali nga makaresponding ano man na may pinakaduol nga station or substation. O rago na siyang imagine na gali ng ang area na to is example ano sa Palau. Wala ba yata yung police station nga nasayin dito na dapit sa katong city hospital? O. So muna kung nai-responde, manawag pata diri sa plaza. O. So take note of that. Then, we have Singapore. Yeah. So, Singapore Police Force. Ang sa Singapore Police Force, po ba, I know, this is one of my research study gapon kani sa Singapore. Ang nakanindot lang sa Singapore is nato ilang kanang gitawag na to nga auxiliary nga police force nila in the forms of volunteer. Ang sa Singapore, naamanggod sila ibalaod nga mandatory nga police service. Nga once nga Singaporean national ka, obliged ka nga morindag. Mura na siya og katong sa history na to sa police system. Ba? Katong Carabineros de Seguridad de Publica, de Cuadrilleros o Guardia Civil, nga in every, di ba, 5% of the able bodies of men are required to render military or police service during that period. So for a period of 3 years. Naman inana sa ilang nga policy. Sa ato, wala manguna. Natay ato, katong sa una, katong sa mandatory, but dili siya nga compulsory juga nga mo render. Kanang obligado ka. Oh. Sumabit na nang makita na to, nga in times of national emergency onta, di ba? Katuuntang sa ROTC nga mga reserve, mauman to sila yung himuon mo. Ang problema man, reason kay wala man. That is one of the makita ni mo nga, sir, kung ikaw ang pangutanan, mayo to ibalik to ang ROTC. In the first place, dili man because kay criminology ta. Nindot manggod to siya og discipline by nga makuhan, inculcate sa bata. Dito niyo madisiplina. Ang issue naman na sa una, sir, katong mga ising-ising, abuse. Minimal naman to. Katong mga kuan bayad-bayad, minimal lang na siya. Even in our experience, wala man ta naka-experience nga gipangkulata po ta. Wala. Even during my time, ROTC pa man gito. Mas stricto pag ito sa una, mga PC. Wala man, minimal naman na siya. Or rago nagyapon sa concept sa martial law, ba nga ilang ibutan sa ato, pag makadungog ang martial law, grabe ka kuan stricto. But even during the time nga naka-experience, man taka Duterte nga nag-declare place ni Marcelo Laman. Diba? Kahapsay pa noon kayo. So, ina na rin na siya. Perception naman gunagod. So, munang sa testing galing ba, if you have time, testing yung search ang Singapore. Ang ilang professional in Dubai, they are obliged to render. Na dito, in the forms of voluntary. Like for example, what if sir, kung natay na nga balaod, that is to extend to the manpower, kanang force multiplier. Imagine nun mo, lawyer ka, pwede ka mag-volunteer na mo-join ka sa service. So, magamit ni mo, sir. Yes, because in the first place, orago na siya kung sa ato, bay naana, lawyer, lugar yung profession, o nakagiligan. Maski mo render lang kagtag, kuan, 2 hours nga service kada semana. So, asa man ka mo, kuan, naka-station, you can give legal
services sa mga police within the station. Diba? So, unsa ka-importante. O example, kung ako police, may mga sir, na ako'y case ngayon na ni sir, sa may mind na itong abaton. So, magamit ni mo. Ang concept mang godira ba kay, di ba? Lisod. Depende man na sa, kung ano, depende siya sa organization. Where ako na siya, time will come. Di ba? We cannot deny nga kamo, graduate mong Peters. Oh. Kung maayo lang unta ang management sa Peters, maayo ang program. Example, graduate ko criminology, Peters ko, license ko. Then naka-experience ko dire. Para bitang maingon ko nga, ma'am, Dean, o pwede ko ninyo nga mag-voluntary ko o tudlo kaning subject. Maski 2 hours lang sa isa ka semana. Di ba? Oh. Kaya nakita man nimo nga maayo ang department. Pero ragu na siya, I am a product of COC. That is one of the reason why by the time nga maingon sila nga, sir, pwede na ako. Wala, may problema. Do not ask ka nang maingon ta nga pilay bayad. As long as nalay time. Hmm. Just like the most example na lang, is karun sa pandemic, nangayo sila nga, sir, pwede ka nga magbuhat na nga module. Oh. Diba? So, lisod siya. Oh, although in that case, by they pay me for 15,000, but I asked them, okay raman sir, nga di mo bayad. Oh. May nga po silang ayaw lang sir, kaya maulaw ta. Oh. So, wala tayo mahimo. At, pero at least bang you offer them na walay problema. Business kikwa. Hmm. So, inana siya. Then, we have the Australia. So, again, by dili na natin ikaw nang by. Even if I will ask you, do not focus your attention in memorizing the highest rank of the police. Lisod gigag memorize ako, limot gigag memorize sa rank sa Pilipinas. Hong Kong. Just remember only for purposes of Hong Kong Police Force. In the history, by the Hong Kong Police Force in the worldwide, diba, was considered as the first police agency that offered the police modern policing system, ang Hong Kong Police. Well-disciplined ang ila. So, manang sa award siya by Sikan siya, but in Asia, award siya as the first police agency that offered the modern policing system. And what is this modern policing system? Katong community-oriented policing ni Robert Peel. Noon sa to siya nga concept by, nga katabi taong, he considered na to nga ang police by are public and the public are the police. Ay, mga nasa ito lang. Then we have the China. Ang China by is under the People Armed Police Force ang ila. Ang mula na ang ila is centralized. Diba? Mura siya kung sa ato tanan is under sa Ministry of National Defense. O, sa ato sa Pilipinas, dili naman kay DILG man, under sa lokal naman. O, sa una, unlike sa una. Muna ang atong police sa una, katong PCINP, under siya sa Department of National Defense. Muna isa'y kalainan nga makita ni mo as far as the organization is concerned. Hmm. Then we have the Thailand, Bangkok, then America. Then take note ba yan? Wala mo nakakuan sa kwan. Ang sa US, mang goodbye, na sila US Federal Police, na po sila local. Most likely mo na makita ni mong, di ba sa investigation nila, na kay makita sa mga salida ng investigation nila, you cannot cross. Kaya nga naman, ila, federal mang good ang ila. So, munang ang ila within the example, state na sila kaugalingon, napon sila yung national. Marabita na siya kung sa example ba, kung sa ato sa Pilipinas, na federal ta. Dayon, ang kaning mga region na to, na ay kaugalingon man sila. So, within the region, ay sila kaugalingon ng police. Within national level na sila. Munang sa US, most likely, gi-exercise sa ila ang NBI, FBI Federal Bureau of Investigation. So, munang when it comes to kanang ingon nila, kanos amang ka maka-intervene, sir, if they are assigned. Munang with, kay ang issue mang godya is ang jurisdiction. Wala rin sa ato, good, natay NBI. Ang problema lang sa NBI, dili, basta sila makakandak og investigation local. Like, for example, na ipatay, na itaburon sa Palao. Di ba? Dili na may ngon ng NBI na, oh, wala may labot pulis na, kami magbuot. No. So, dili, that is the one. Ang scope na lang dayon sa ila. Kanos a silang pwedeng magkandak og investigation. Inana siya. Then yeah, Belgium, Canada, ano ni Chile? Okay, France. Just remember lang the term because nigawas magon niya sa choices in the previous nga mga examination. Police the Raja or the Raha.
ang tawag gani man sila gitawag na the Royal Malaysian Police in Malaysia. So ako lang ni siyang emphasize because nigawas ni siya sa previous nga mga exam. Now, unsa ning doctrine of processual presumption sir in relation to our topic nga gi-discuss karon? Unsa ibot pasabob nani? Inani ni siya bay? Oh. Because it might be that there are question in the board exam nga mangutan nga what is the qualifications of the educational qualifications of the police in Japan. So by presumption, ang buot pasabot na unsa gali atong qualification there is the same as their qualification. Muna sila gitawag na doctrine of processual presumption. The presumption that in the absence of proof, meaning kung wala specific ba, nga prueba, ang foreign law is the same law as the law of the forum, as law as the place. Meaning, ang ilang balaod is the same as the law of the place, meaning in our country, in the Philippines. Manay gitawag nga processual presumption. So therefore, kung nangutana lugar by principle, ang qualification na to kay baccalaureate degree, the same as their qualification as baccalaureate degree. Kung niingon sila, ang age qualification na to, the initial is 21, therefore, sa ila po is 21. But I tell you, frankly, by time will come, dili na 21 ang police. Baccalaureate degree, sa kito 12. Dili na eh. Walay 21 nga mahimo ng pulis. Pila ka tuwig yan, garo. Nga naman, because definitely, pila edad mo graduate ka o college. Di ba, ang ato kasagara garon pag first year nimo sa bagong nagkuhan, 18 na ba yaga? Kaya ang imong 16 man sa una, sa inyo nga kiss, daan nga curriculum, 16 pa. Oh, munang pag first year nimo, 17 kasagara na yung edad. Munang mo graduate sa una, 21. Pero naman, extended man siya. Na may additional 2 years. Man, ang kasagara, mag-graduate lang, 2 years, kuha na. 22. 23. Oh. Manang nabagsakan pa, naman na siya. So expected po na, nga time will come, pwede po na nila extend nga, daily na 21 to 30, pwede na nila dito, is 22 to 35 na siguro, most likely possible na. Then, take note, the mutawa. Diba? Unsa nang mutawa, sir? That is the religious police in Saudi Arabia. So Saudi man good, kay lahi man ng ilang justice system. Di man sa ato, nga wala may separations of church and state sa ila. So manang sa ila, nagya po'y religious police nga, obligado nga, mo enforce about, of course, the law of Quran. Diba? The Sharia law. So ang tawag nila dana sa ila is mutawa. Take note of that. Then take note the international associations of the chief of police in relation to Interpol. Ang sabot pa sabot na niya, this is the world oldest and the largest non-profit membership organizations of the police executive with over 20,000 members na. Of course, since from the creation in over 80 different countries. So ang sabot pa sabot na niya is that, of course, kinsa man ni pwede magkuhan eh. So if ikaw karon si Kwan, di ba? Mga previous nga mga chief of PNP sa ato, so are member of this organization. So dili pwede dani ang police PO1 or patrolman mo join. Only the chief of the state are entitled or the country are entitled to join this organization. So nana siya. Wala na siya kung ikaw si Ilishar karon, pwede kang mag-join or member in this organization. Then take note the United Nations. Ato lang yung sigutan gamay. 193 members. Ang nature manggod sa membership sa United Nations, take note, sa una manggod, before the, after the first World War, so ang ilang gibuhat, nag-create sila og League of Nations. So ang ilang manggod dito is that magbuhat ta og organization para atong ma-prevent na ang sunod nga war. Inanaman na siya. Morabitaw siya og kung sa kuan pa ni inyong lugar nya kontra gina inyong pamilya sa ating buhat doon ni pag mag-usa so ato na lang ning kuan magsabot ta yeah, mag blood compact ta pwede na ta mag-away Then willing to accept the obligations contained in the present charter then accepted by General Assembly upon the recommendations of the Security Council. This is one of the issue in our country because of course Duterte, di ba? So ni
unsa man siya, withdraw siya sa atong membership in the United Nations. Of course, because of political issue. Man. I know, na mangoy politics gapon in this organization. Ang inani mangguna siya, basta international nga membership. Once galing nga mo manifest ka, mo ratify ka, so, abandoned man ka. And that is principle. Urago concept sa treaty. Once you join in the treaty, you are obliged. Obligado ka. Munag niingon ka nga mo join ko din eh. And part of the policy nila or sa kuan is that kung naay mga inaning mga example ng mga incidents sa inyong nasod, so willing jug ka nga magpa-investigate. So that is one of the reasons. So, sahay man God ka, we do not know ba? Because I know, naman goy politics yan po. And control man goy niya po. And most likely, the United Nations is controlled by the kaning mga dagko ng mga nasod. Katong naay power ba? Naay capacity. Okay. Then, unsa naitabo after the Second World War, ang naitabo, ningon sila nga, wala man nato na prevent ang gubat. So, mo nang ang associations of the nations sa una, ilang giilisdan. Ang ngalan. Mo nang nag-UN na din sila. So, gikan sa League of Nations, mawarago na siya diya po na purpose, ngalan ta. Mawarago na siya o PCINP, gihimong PNP. So, giusab. So, mo na lang nagtabo na ang ilang purpose is, of course, facilitating cooperation international, oh. Diba? International security, economic development, diba? Social progress, human rights, achievement of world peace. That's one of the reason why nga mura sa time ni Duterte gipolitika siya sa issue sa human rights violation, especially kaning sa war on drugs. Which is kung atong talaon, why? Para mag, actually wala man. Siguro, dili lang ta kaingon because wala ta na biktima. Dili ta na biktima siguro si Nana. Pero about the katong na biktima, siguro maingon gito sila nga that is injustice sa ilang apay. That is a violations of their human rights. Pwede man na sila. Hmm. So, malagin niya siya this term, United Nations described the allied countries which was first coined by, of course, during the time of Franklin Roosevelt. Diba? Then, take note, the United Nations was founded in 1945 after the Second World War. So, maningan ako siya, gireplace. Masay purpose sila, sir, para ma-prevent war. Diba? Maintain international peace, security. So, duplicated na na. Okay. Then, take note, in relation to the last board examination, when I refer last board examination, that is my last in Peters, way back in 2016-17. Gipangutanan ni siya. So, ang issue radere is ang number of official languages. In the history, by ang official language sa una is lima ra magina siya. Gikan sa 1945 to 1973. But due to the increase of the number of membership coming from, of course, mga Arab countries, giidugangan ang language in 1973, nagihimo na siyang unong. So, that's the history. Oh. Sir, nga ano sa una, sir, Chinese, English, French, Russian, and Spanish, wala may Japanese during that period. Because most likely, maumanggoning mga big five nga mga nasodrafod na nag-participate, di ba? Wala siya dakog contribution in the restore of the, or the end of the Second World War. Mamani sila ng mga nasod. Then take note, ang headquarters makita sa New York, ba? In Manhattan. Then sila tulok ka headquarters sa Geneva, Vienna, Nairobi, in Kenya. Wala ni sila kung sa Pilipinas natin region national na rin tayo tulog kakuan. Luzon, Visayas, Mindanao. Sub or cluster. Then, take note the principal organs of the United Nations. There are, bantayan naman na siya. There are five. Pero actually, sa una, six na siya. Nga no, six man siya, sir. Because prior to the, kanang gitawag na to, independence of Palau, di ba? In 1994, naapatay trusteeship council. Kani siya by organ siya sa United Nations nga kung napagali, warag defendant ba? Warag na siya kung sa ato ba igsuunta unom.
ang lima sa ato is nanay trabaho, 21 pataas na. Except lang sa atong kinamanghuran nga ang iyang edad is 10 anyos pa. So kana siya kay 10 anyos dili pa gina sa kastan alone. Kinahanglan pa na siya og atimans tong ginikanan. So the same with this concept. So kani siya nga nasod under pa sa trustee. That is why binantayan pa. So mo nang naapay trusteeship council nga organs or division sa United Nations. So sa dihang in 1994 na independent na siya. So logical na ang nahitabo. Wala na may atong kuan under custody. So nahitabo, nabili na lang lima. That is why the General Assembly to International Court of Justice. Now, bantayan lang ninyo ni. All the principal organs of the United Nations are found or located in New York except the ICJ, the International Court of Justice. Asa dai makita na to ang International Court of Justice? So, of course, sa Hague, Netherlands. Bantayan na yun na siya. So, manayangon ako sa inyo, the 4-5 nasa New York except the ICJ. The International Court of Justice is located in the Hague, Netherlands. Then take note, ang composition sa kuan, ICJ, is pareha sa Pilipinas. 15 kabok ang member. Murag justices na to o associate ba? Justices. Ang naitabo lang, sa Pilipinas, ang atong justices is perpetual ang ilang kuan, ang ilang position until namurit sila o term lang perpetual. Until morit sila 70. Meaning, wala sila isaktong adjuration, ang ilan ang iskoterminus sa ilang age up to 70. Kaysa ICJ, iskuan naman. 9 years naman siya. 9 years. So, bantayan natin na siya. Now, what is the role of the UN? Mamana ipangutana na ito kaganina, ang objectives. So, the UN sponsor multilateral treaty against transnational organized crime. So, muna sa role nga no, importante nga, sir, nga ano kinahanglan man nga mo asosyeta, collaborate? Because naamanggod tayo responsibility kada membro. So, of course, through the UN, mag-design na sila unsay pinaka-the base na dili lang sa Pilipinas, kung dili common interest to all nation. Munang in 2000, one of the one nila is katong gitawag na to nga Palermo Convention. Unsa ning Palermo Convention? So, muna siya ay convention nga gisign by 147 members including ng Pilipinas nga nag-suggest sila or nag-decide nag-decide sila nga tanan mga naso dapat naay inani nga balaod. So one of that is the protocol to prevent, suppress and punish trafficking in person. Mo na itong sa ato na putay human trafficking. Kaya inani man gud ning concern ba is that in international, what if kung ikaw, nasod ka? Example, palao, isa ka nasod. Dayon, may ahay, isa ka nasod. What if kung maingon lang sila nga ang crime kani, crime rani siya sa palao or sa imong country, pag abot sa lain, dili crime. So, say, may tabo. So, when I commit crime, when I, di ba, kung mag-commit ko crime, kung naakos may ahay, para dili man siya mahimong crime sa kuan, hindi ko madakpan, ato ko sa pikas kuan, nasod. So, dakpon ko, dili siya because dili man siya crime sa diyang nasod. So, di ba? That is why ang human trafficking by ang human trafficking is dili lang crime sa Pilipinas but it is also a crime. Unang gitawag na to nga transnational siya. O, kaning mga smuggling in of migrants by land, sea, and air. Then, protocol against illicit manufacturing and trafficking in firearms. So, kanang firearms or, di ba? Ammunition na trafficking, dili man siya sa Pilipinas lang. That is also a crime with other country. Then, of course, protocol to commit ratifying state to prevent and combat trafficking in person. So, manang ingon lang ko sa inyo lagi nga naata international law about human trafficking. But the Philippines also manifest, legislate with this type of law. Manang naata doctrine of transformation. And incorporation. Ang saibot pasabot na isa, sir. Kung niingon gali ang constitution or provision nga ang state will always, kanang gitawag na to, nga adopt the principle of international law as part of the law of the land, so muna yung gitawag na to nga, di ba? Transformation. Incorporation. Meaning, automatic sa ato, nga atong balaod, nga kunay nani, is
i-adapt nato ang international law as part of the law of the land. So, kung ang balaod sa international, automatic gamito na to as part of the law of the Philippines. So, muna siya nga principle. Muna sa ato, nagbuhata o balaod, nag-legislate. Muna na ato human trafficking na balaod. Then, you have to consider also facilitating the return and acceptance of children who have been victim of cross-border trafficking. Ang ina ni magunang isyo, what if Filipino? Na biktima sa human trafficking na karon sa Malaysia. So unsay obligation sa Malaysia? Kani sa ila crime ni. So unsay metabo? Luoy pod siya. So muna ingon din nila nga dapat na atay balaod. Muna in this case po dayon nga suspending parental rights of parents, caregiver of any other person who have the right in respect to child should be found to have trafficked of a child. Then ensuring that the trafficked person are not punished by any offenses or activities related to the to their having been trafficked. Such, like for example, by ikaw Pilipino ka, na biktima ka sa human trafficking. So nag-engage kag prostitution diya sa example sa Malaysia. So if that crime in Malaysia is prostitution, ang pangutana, ma-prosecute ba kada na sa crime? Now take note dili siya because part sa atong international law nga we have to ensure nga since biktima lang sila sa human trafficking, di ba? Kaya ang katong pagka-prostitution nila is napugos ka nito sila because they are victim of human trafficking. So therefore, dili sila i-punish for such a crime as prostitution. So manaingon na nila, last, kaning akong gi-highlight nga pula, manaingon na sa inyo, the conventions and the protocol obligate ratifying state to introduce national trafficking legislation. So munang katong membro sa tanan nasod katong 147 ka country nga nag-ratify sa Palermo Convention, automatic to sila by nato sila kaugalingong national law about human trafficking. The most common example is our country, the Philippines. Tignan to. Then, of course, we have to consider the Interpol. So, kanisya, mo mani common na question basta mo add to taog comparative. So, take note, Interpol is lahi ra ba na siya sa iyang abbreviation. International Criminal Police Organization. Dili siya International Police. Diba? Take note pa na siya Criminal Police Organization. Because ang police natong concept by dili sa civil na aspect, kundi criminal. So, unsa ilang purpose, it's unsa ilang function. So, ang Interpol, mag-assist lang siya sa mga law enforcement agencies sama sa Pilipinas with investigations activities that transcend national boundaries, meaning mo across the unsa man other territory. Muna kung ang issue ang crime nga na-involve is nara sa teritoryo sa Pilipinas, aw dili na mag-interfere dira ang Interpol. Dili na niya obligation. Dili ka obligated. Pero ang crime gali is dili lang dire sa Pilipinas but niadto pag Malaysia, niadto pag lain country. That's the issue. That's now the time ng Interpol mo facilitate or mo intervene or mo function or mo perform. Take note of that. Now take note, it was formed in 1923. So earlier siya sa UN, 1945 man siya. Take note, the governing body is the General Assembly. Pag maingat ang General Assembly by all members. Di ba? Then take note, ang ilang headquarters by na sa Pransa, wala sa New York. Take note of that. Then kung ang sa Interpol sa UN na type 6 official languages sa Interpol na lay upat. Take note of that. That is why you try to find out unsay wala. So naatay Arabic, English, French and Spanish. Okay. So take note lang ang Interpol is ang governance niya is ang gisgutan na kagana is ang General Assembly. Okay. Now, take note, this General Assembly by, take note of that, diba? Is headed by the President. Murarago na siya og sa Peters na yung mga SBO. Out of this SBO na sila yung student leader sa Peters. Na in which, kung ikaw ang President, automatic ka mahimong membro. Ang naitabo lang is mag-elect mo. Muna sa yung mga central body organization. Centralized meaning within.
Then take note, ang terms sa president sa Interpol is 4 years lang. Mano na kung ingon sa inyo kaganina ba, ang Interpol does not take any political side in its work. Dili siya. Diba? Mano na ingon niya, it takes cases where the crimes or matters relates to two or more, diba? Or more than one country. Then, diba? Kung sa may mga crimes, so ato na nang, kung ano na nang, muna nang mga concern nila. Terrorism, ato nang dispecify yung ganina ang uban. Then, structure, take note, ato na nang gisgutan, ang governing body lagi is ang General Assembly. Then, natay executive committee, pila ka membro, take note, 13. Then, na sila ay National Central Bureau, NCB. So, muna sila yung mga member by dapat mag-maintain sila, maningon niya, example, Pilipinas, dapat na tayo Central Bureau. Nga naman, sir, because sila ang mag-receive sa communication. Muna na lang natin itawag dira nga, General Secretariat. It operates 24 hours a day, 365 a year, then official from more than 80 countries, side by side. Then natin 7 regional offices. Muna kung sa UN tulo lang, diri na atay 7. Oh. Unsa may concept nila dani sir? So mo ni sila mag-maintain sa communication kay organization god wala ragona siya. Student body organization. So dapat may leaders. May mag-communicate. Muna kung ako estudyante, ordinary lang kong estudyante, dili ko officer. So kung ako'y concern, akong ipaagi sa imo, officers man ka. So channelizing siya. Just like also in the UN. Otherwise, ang Interpol, kung wala ni mga officers, wala kung saan pag-operate. Di ba? So, dapat nagin na siya. Warrago na siya lagi gapog. Kung sa amo by chief, nai director. Oh, nai chief. Nai mga supervisor. Muna, ang concern sa school, pwede niya yagi sa, example, criminology nga program, pwede niya yagi sa amo. Kay kami man ang in charge, supervisor. Pero, amo nang i-forward dito sa chief to the director. Because in the first place, dili man ang mag-decide ang supervisor, ang director man. Ang practice lang, ang reality lang, kaya ang director, kabalo man siya ng kaninga program, ang expert, ang kabalo is ang criminology, munang maingon siya na, sir, unsa may ikuanin mo lang. Munang i-recommend na mo. Munang, ang director mo, mo perma. Pero ang musayin dira, actually, dili kami. It's only well recommend. Inalagya po na siya ng concept. Diba? So ato naman ning gisgutan ato lang ni siyang gikuan. Highlight. Okay. Then take note the executive committee. The executive committee is the Interpol selective deliberative derivatives organ which meet 3 times ay nani kay sagon anyway. Now unsay function lang. Now of course the executive committee will supervise the executions and the decisions of the General Assembly. Kay ina ni Manisya di ba nakakuan na naka-in-place ng atong mga kuan. Ang atong mga, of course, kanang gitawag na ito nga programs. Ang una din dira is that who will maintain, who will supervise, who will monitor. So dapat na executive committee. So sama ra gyapon na sa kwan, kung ikaw din, i-monitor na yung activity sa imong kwan. Faculty, ka-klase ba? Dili ang faculty mo yung mag-supervise din. Bali man na. Then prepare agenda for sessions of the General Assembly. So unsa may mga possible nga mga issues and concern. Like for example, how to address this worldwide na nga cybercrime. So possible man na. Then submit to the General Assembly any programs of works or project which considered useful. So wala ra gyapon na siya sa Peters ni ma'am, kaming criminology na may program ina ni. So atong i-submit dito sa academic to the Office of the President. Then, of course, supervise the administration and work of the General Secretariat. That is why, most likely, ang function nila sa Executive Committee is more on supervision. Yeah. Then, take note, money is important, ba? As far as this topic is concerned also. Kaneng core function sa Interpol? So, una is global police communication. So, sa unsang paagi, sir, nga makakommunicate sila globally. Tumotong kaganina, nag-isgot ha. Ang membro manggod sa Interpol na sila kaugalingon nga orago na siya og one office ninyo katong NCB nganuman
Kaya og example na nag-request Malaysia, ang Malaysia dili man na makaagi diretso sa Pilipinas. So yagi na niya sa Interpol. Likewise, if Philippines has concern about this country, example Malaysia, di ba? So ato nang yagi to Interpol. I-channel na to. Kay mo ra man sila mao galing na atay gitawag na international police organization, criminal organization because ang issue mango dire dili na to ma-address because ang ato is jurisdictional. Di ba? Moingon mango na example, ano maghilabot man Malaysia nga amo maning affair Pilipinas maning. But since nag-involve sila og concern nila sa ilang nasod, that is why iagi nila sa Interpol. Or rago na siya sa dili pa ko muadto sa kuan, concern ako sa CID, iagi sa nako sa school. So that ang school may mag-communicate to CID, dili ang estudyante. Mao man na siya. Dapat. Ha. Then, operational data services and databases for police. So member countries have direct and immediate access to a wide range of databases. So mo laga ng mayon lagi ka nga sir, how this data is accessed unsao na to? Of course, definitely ma-disseminate ni siya katong mga critical issues and concern about sa mga nasod through the different notices. Mo nang warago na siya og sir unsao na to pagpakabalo nga mo ni nahitabo didto. So that is why ang Interpol na sila unit nga ang iyang concern mag-disseminate og information so that ang concern ng mga member, maka-anticipate kung sa'yo ang ibuhaton. Diba? Wararago na siya. Pero naka-receive ta nga, oy, di ba, na ay signal number one. Naigo-afil ang iligan. So dapat, kaya na-aware man ta, nga na-inana, so makabantay na ta. We have to take action na natin mga prekusyon na atong buhaton. Para dili ta mabiktima, kung in kaso mang galing, muabot na. So, warag inana is yung concept. Then we have operational support police, di ba? Police support services. So ang Interpol mag-provide sa law enforcement official in the field of kaning emergency support, operational activities, especially in priority crime areas. Like for example, ba, na ay mass disaster na hitabo sa Pilipinas. Kabalo na ta ang in the first place, dili na to ma-address diretso. So mo nang, since nga part ka sa membership, so mo na maingon dahil, okay, Malaysia, Japan, unsa inyong ma-contribute, matabang. So dapat maingon, sir, magpadala may og isa ka team na mo'y mo response about these issues. So inanagya po siya. Morarago na siya kung example ba ang common na to na experience. Example, sa Sindong, sa kuan mang ito, Cagayan, Region 10 mang ito inapiktid, Cagayan, og Iligan. So what will happen to the, unsa'y rules sa other region? Mo din ang ingon sila, of course, you have to help us. So di man ingon siguro nga gawa sa paggaon, services. So these are example. Diba? Mo din na makita din nato dayon nga in relation sa UN, naay kaming mga ayuda gikan sa gawas. Ang issue lang dadto lang na tayo din, di ba? Kuyog ya pud tong Sindong area issue. Because that is one of the critical point ngano tong time nila ni Cruz pag-abot sa eleksyon di time nga hurot sila tanan. Oh, mo man to yung usaka issue. Nga Sindong lagi, Sindong. So, inana siya nga aspito kay. Mo nang, after that to, di ba? Balik si Kurosugan. Ano siya kakuan? Why? Because, kung sa ato mag sa kuan, intelligence sunog naman good. Napangka. I do not know what will happen this sa mga election. Di ba? Kay, namang gapo yung mga issues and concern gapo. So, mo nang, kamu may mag-decide kaya kamu may mga voters sama sa inanang aspeto. Then we have standard police training and development. So mo po niingon ako sa inyo ba nga, sir, graduate na kong police, sir. Asa ka ni graduate? Region 10. Sir, naay akong kaila, sir, graduate sa Region 9. The same ra ba among training, sir? Among knowledge, among skill nga na-acquire? Definitely kay Pilipinas man ta pareha ra gyud sabay pero I tell you frankly in reality di ina may tabo kay ang training ga depende gina sa training director pareha ra gyud na siya sa sir graduate ko criminology Peter graduate ko sa IMCC sir Michaels ko sir dayon capital ko ang presumption dira mo nang pag-abot sa board exam ang pangutana sa inyo tanan pareha dili ingon na oi kani siya nga mga klase nga pangutana katorang graduate sa university dili. Pero in reality, mo na namang utahan ta. Pareha ba gid ka mong natun-an? Ah, wala na siya. Kay nga naman, lay-lahi ba imong maestro, lay-lahi ang din. Diyon sa ka mo pagdala sa din, diyon sa ka mo pagtudlo sa maestro.
That is one of the reason why by even if you ask me, sir, nga ano, di man pariha majority ang kwan, namay mo excel, na idagan mang top na nga school, then halos 100% ang passing rate. It's because of their system. It's because of their instruction. So, mo na si Rason. Reality mo na siya, ba? Take it up. So, sama raga po, in this case, standard police training, di ba, and development, mo na makita na to, nga, kung Philippines is aware about that, sir, we have to want this skill or training. So, problema dira is that kisa may mag-provide. That is why if we believe nga kaning country, example, Singapore, di ba? Di ba? Kung mayo ang ilang best practices, may itawag nga mag-share sila ang best practices nila. So, sa ibuhaton, so pwede ba ta mag-depende ta, magbuhat ba tag program nga mag-invite ta sa ila, sila mag-provide sa kwan, knowledge, sa skills sa atong mga police, or will it other members of the FNP nga mo join dito sa kuan ila para mag undergo og training. Ang worst lang nahitabo bay, that is one of the sad realities sa Pilipinas kasagara that ang instead nga ang line officer mo inyong ipadala, ang ipadala dito general, di ba? Silang kernel, do you think kanis lang kernel o general na pay capacity kung ang training is more physical, wala na. Wala na. Story yara na. Pariyaragab mo na siya sa kung training ta sa faculty and staff about enhancement ng mga program, ayaw si din ipaadtog training ang faculty. Ano naman, kisa may gatudlo na na. O, example, training about enhancement program, training about fingerprint. Mga tanong ta, kisa gatudlo na nga subject. Sir, si Juan, Juan, si Juan may padala, dili kay si din. Di ba siya may gatudlo? So, mo na isa dapat punta. Diba? Na isa iba training ng mga example na mga training ang gipadala dito is ang graduate sa criminology. So, may imong pagkakos. Katong graduate sa IT. Diba? So, yun na siya. So, mo na skilling dapat. Standard. That is why dapat ang training by presumption. So kung pulis ko sa Pilipinas, dapat ang akong standards, akong knowledge, skill about law enforcement, police policing is the same with other na nation. Mama na siya. Then take note these different notices, how information is disseminated in the International Police Criminal Organization. Take note the information is disseminated through color coding na siya ba yan? Bantayan ginan niyo. Color coding. So, wala rago na siya pag maka-receive ang member sa example, di ba? Color nga pula, red. So, something is kabalo na ka. So, dili kinahanglan pa explain nga unsay purpose na ni. So, through sa color, ma-identify ni mo unsay concern sa requesting party. And what is the purpose of that notice nga gid-disseminate sa imo? So, I know, naman mo yung notes na ni Gapon. A point of consideration na aside from the core functions of the Interpol, you have to consider these different notices. So, take note of that. Muna, kung pula gali, so that is inotice nga nag-require sa imo sa ang location, dakpo nimo ang wanted person in view of extradition or similar lawful action. Like for example, a fugitive from justice in the Philippines is to asa Singapore. So, sa may itong buhaton, dili taka dakop sa iya. So, we have to ask request through the Interpol nga mga ayaw tag-assistant nga matabangan ta para kanis yung nga positive sa Pilipinas is madakpan then ibalik sa to. And that's the concept of extradition. And that is how this Interpol works. Inana sa ka-importante. Then, of course, kung naay mga missing person, so, of course, kabalo ka danang sa color. Then, pag blue, sa ibot pasabot ng information. Diba? So, collect information about person identity. Diba? Locations or activities in relation to crime. Then, pag itom gali ang notice by, so bantayan na ito ng itom, so naay information nga nag-requires as to the identifications of dead body. Because it might be possible nga in the Philippines na ay namatay. So, dili na ito ma-identify unsa iyang nationality. So, inaanaman na siya. So we have to inform the of course our other members nga
naba may nga missing dira, then it is a proven nga nasa Pilipinas, then of course you can identify that. Then ang green by warning about intelligence, di ba? Una siya, provide warning and intelligence about person to have committed criminal offense, which is most likely possibly nga ma-commit with other countries. Just like kaning terrorism by. Possibly gina siya. Mabita nang kung na-ay terroristic attack sa Pilipinas, like for example, so i-identify nimo nga unsay mga possible nga other countries nga possibly nga kanisya nga attack is the kanang gitawag i-refit siya or most likely ma-commit gyapon with other countries. So just like extend, what is the extent of the terroristic threats of that country? So possibly ba nga ang bombing na itabo sa Pilipinas mahitabo in your country? So these are the things, just like warning na siya. Then pag orange by warn gyapon siya, warning to warn an event, a person, an object, process representing serious imminent threats to public safety. So imo na ba ang nakalainan lang sa green is that kanang most likely nga mahitabo with other countries. Then pag for full gali by or kaning violet, so ang bot pasabot dani mangayo ka og unsay methods of operation, di ba? Is this criminal activities happen in this country is most likely similar with this the crime committed in your country. So the most common nani is kaning mga drug trafficking. So unsay mga modus operandi dani nga mga organized activities or organized criminals. Kaya ang posible man dayon mahibaw-an nimo nga these activities nga nahitabo is are activities conducted or similarly nga activities conducted by this type of kanang gitawag na to nga organized crime or kung sa kwanta crime sa drug trafficking kanis nga particular nga cartel. This is the most common activity of Sinaloa cartel, kanang may ngontag courier, di ba? Atong isyo sa unang Pilipino, di ba? Padalon sa inani or other from other country himuon nga courier, di ba? Nga moy himuon sugoon sa Pilipinas through inani nga mga transaksyon. So makita nimo na siya. Then of course naatay special nga notice nga gi-request sa United Nations after the 2001 September 11 nga attack katong sa New York. After that ba, nag-request ang UN og mga notices to countries nga posible nga himoong nga target sa criminals. Stick na to. So by the way, you have to remember pila ka color, pila ka notices. Kaya that is a possible question. Simple nga pangutana pero basin malimot ka ba, pila rade ka box sila. So take note, originally there are 7 raman to siya. Pero since nga nainadugang, so nahimo na siyang 8. And that is the request of the United Nations. Then in the history, by just for history lang, the first Filipino nga nahimong member at the same time, president sa Interpol way back in 1980 to 1984. Sir, nga no, 1980 to 1984. Take note, as I emphasize ganina, 4 years lang ang ilang term. 4 years. Take note si Julie Bugarin. So muna siya ay first nga Pilipino nga nahimong president sa International Police Organization or Criminal Organization. Then we have the Isiana Fall. Unsa atong concern lang sa Isiana Fall? For purposes of the board exam, you have to remember pilak ang composition. Ayaw na ang pangutana na unsa'y function because definitely the functions of the International Police Criminal Organization is similar with Isiana Fall, Association of South Asia Nation Chief of National Police. Ang issue lamang sa Isiana Fall is that to increase regional cooperation. Kumadto tag Interpol worldwide tanan pag sa Asian, meaning wala ra guna siya isdiante sa criminology sa Peters na organization. Napoy organization sa tanan criminology sa Iligan. So ang concern ninyo kay sa Peters naman, so kana lang ninyo. I-strengthen lang na inyo inyong mga cooperation within St. Peter's. Pero since kay Iligan na itong isgutan, so i-strengthen ang organization
or membership and organization sa criminology sa tanan estudyante sa Iligan. So that's the same, that is the same with the difference between Interpol and Estianapol. So take note sa last nga buwan examination ang nigawas dere is dili pila kabok ang member kun dili asa makita ang Estianapol sa, of course, that is in Kuala Lumpur, Malaysia. Take note of that. So kanus agi organize ang Estianapol way back in 1998. So take note of that. So these are the countries members of Estianapol. So Brunei to Vietnam. So that is why part of that is Philippines. Ang katulad mo makita sa Asia Convent, Southeast Asian nation. Munang as much as possible ang atong close nga mga ties kani sila. Like for example when it comes to di ba internal and external security. So kani sila nga mga nasod dapat kay mo man ipinakadool. Mura ra na siya. Di ba? I think some of you siguro magka-recall pa nga, sir, kung naay maghanda ko sir kay birthday nako. Unsa may maayo nga imbitahon? Ato akong mga amigos Cagayan or amigo nako Silingan. So kung mga imbitar galigag amigo ni Mas Cagayan, presumption na ngayon mong giunag imbitar ang nasa imo Silingan. And that is the reason. Ang logic there is that in times kung naakay need by emergency, do you think na makaabot ang imong amigo diri to una diri sa Cagayan? Kaysa imong Silingan? Okay? Muna zero nga mga perception ba, mga concept? Diba? So, kaya mao manggaling kung nagpuyo ka sa inyong lugar din, wala kang imong silingan, imong kontratanan, akong advice sa imo, ibaligya na din pag balhin o kwan, puyo. Why? Because in the first place, kung naay emergency ba, maski pag imong parintis layo, di ginaon na makabot ba. I tell you frankly. The same with this concept. Diba? Warago na siya kung mga ayaw kong tabang, kisa may una ni mo nga posible nga makathatag sa iyong tabang. Of course, ang pinakadool. Just like this Estianapol. Di ba? Although we have the US, di ba? Which is known mangina publicly in the history. Nga maunay ali sa alay nato sa Pilipinas. So medyo lang ta na usabron sa time ni Duterte. No? And even for Cambodia for that matter. Yeah? So muna ingon nila daghan na kun pero lalahi magog isyu gud. Pero sa man ning China gud karon is bully naman ning China. Yeah, because they are now powerful. Tinuod man dyan na siya. Muna nga to is we have to consider the kwan mga protocol ng diplomacy. So mo na ni say objectives ba as I emphasize ganina. So strengthen lang ang coordination. Ensure the effective implementations of all resolution adopted by Asiana Conference. Serve as coordination and communication mechanism to allow members to establish and to maintain all channel of interactions among its member. So, ang gisgutan nila is relationship. May relationship. So, mutual assistance, cooperation among members, increase regional cooperation effort against transnational crime. Ano, increase man because mao mangguning mga nasod nga dali ra. Example, ang Pilipinas, mabitaming unta, mag-backdoor ka, kaabot na kaugwan. Malaysia. So, dapat, mauna siya. Eh, di man na pwede nimo. US, asa ba naman malangoy? Di ba? Lisod yan ay access dito. Plus ang security. So, definitely, what if kung ma-organized crime kaning mga nasod? So, muna maingon tang we have to cooperate how to address kaning organized crime within Asia. So, that is therefore, that is one of the purpose. Diba? Increase cooperation.
Pareha lagi na sa isyu kanina ba mga example. Silingan ta plus mita pareha ta og one lugar. So atong strengthen atong effort. Or ra gona sa I tell you frankly by some of my student, ano siguro na siguro ga practice niyo dani sa una. Or even karon. Labi na katong mapay piece to piece. Di ba? Subject na to, okay, criminal law one, prelim. Money topic, article 1 to 10. So, mingon din ko sa imo, classmate man, taabay mo, tamit. Ikaw toon, article 1 to 5, ako, 6 to 10. Pag naipangutan na, damit, hatag lang ako. Kasi, purpose niya ba? Although, kung iyo ng tanahon, kung ang purpose ng tanahon lang, di ba? Para mas shortin ang iyong tunad, makapokus ka 1 to 5, siya po makapokus. Di ba? Kasi, istadihan niyo mong 1 to 10, di ba? Nagay, posible nga, taas ang topic, di ba? Gamay na lang oras, di, gini mo ma, kuha tanan. Di ba? So, mo may concept sa cooperation. Ang itabo lang is, hindi lang yung isang mayo nga practice ko itong nanaon. Kaya mahulog, mangguna agyapon nga cheating. So, these are the function, facilitate, coordinate, ato na, cross-borders cooperation. Imagine nyo mo ng cross-border cooperations of intelligence and information sharing sa next year. So, mo may pinakadool. Warago na siya, mayahay. Kisa may dapat kung mag-coordinate ka, mag-establish ka coordination. Dapat ang imong pinakadol. So, mayahay, tubod, tambakan, di ba? Poblasyon, humuorgan na. Then, dire sa other nga side. Palao, dayon, napil ni mo ang Norya. Oh. So, nga naman dire ka mag-establish tambakan. E nga naman, because kung ikaw taga mayahay, pwede ka mo ambak diretso sa kuan, dito sa tambakan, makaabot ka dali. Di man ka pwede nga tambakan ka, makalukso kag Suarez, dili. Hindi ka muagi, jog ka. Or mayahay ka, mulukso kag Suarez, muagi, jog ka, ugwan. Tambakan. So muna, dira, mayingon rin ka nga, sir. Ika example, chairman ka sa ugwan, tambakan. Kaning diri sa ato, dapit nga boundary ba? Diri man ang common na may mga binuang, mga crime, or mga deal-deal sa drugs. Masay, maayaw ka ba nga magsabot, na mag-cooperate ta, o unsa man, butang og poste dire or implement og enforcement. Di ba? Kaysa kung ikaw lang mayahay mag-implement, dako kang area taas, daghan imong tao mabutang. So, pero magsabot mo taga tambakan, so manayon nila, na the same ang purpose, but na kaya naka-minimize mo og unsa man, manpower. Oh. So, the same with that concept. Then we have the ASEAN plan of action to combat transnational crime. So example, ilang objectives na naman ilang program to encourage ASEAN member countries to expand their effort in combating transnational crime at the national and bilateral level of regional level. So kanis yung concept by wala na may pakiabot sa kaning other nga mga countries aside lang sa ASEAN, Southeast ASEAN. Wala na may paki example. US, wala na mo na. So nga to lang is kaning. Just like, wala natin concern about lang sa mingon tag Suarez, dito taog ng Maria Cristina, kay layo naman kayo na. Nga itong concern is kanilang sa ato. Common. Kung di repunta sa part sa Kuan, dapit sa Palau, Norya, so dapat ka na ala sila yung mong Kuan. Diri sa City High, because we understand ang City High, mayahay pa muna. Pero most likely, pag-abot niya sa City High, pagtabok ni mo speakers, gawas ni mo sa mayahay, gawas nimo sa campus, dili na bayan na mayahay dira, poblasyon na. So, mo nang example, sir, kusog kay uso kay Ragmons dire sir kana mag-riot. Oh. So, mo nang moingon renta nga atanod sa kuan, poblasyon, magsabot ta og tamayahay. Magposting ta dira. Magpadala kog duha, padala pug kag duha di. Na multiply unlike kung moingon ka nga mayahay ra. So, limited lang siya. That is the concept of kanang gitawag na to bay nga organization cooperations. Then take note also this Europol. Just remember lang Europol. I know this is not incorporated sa kuan sa course outline sa PRC. But nigawas manggod ni siya sa last nga body exam unsay concept. So ang Europol by is of course European Police Office, di ba? Man sa gitawag nga police office. So manayon niya
Europol is the European Union of Criminal Intelligence Agency. And of course, it was operational way back in 1999. So, una lang tag duha sa Isiana in 1998. So, sa ila is 1999. So, urago na siya. Muna sa period ba yung na ay international, na po yung mga regionalized nga mga association sa mga international police officers. So, the same gapon ang mandates ba? Illicit drug trafficking, terrorism, trafficking in human being, money laundering. Because most likely, pag mag-isgot manggod talagig mga inter-borders ng mga concern, kanin ang transnational crime. Ang crime, dili lang sa Pilipinas, dili lang sa usag country, but even across other countries. Now, in relation to this, take note, these are the last 2016 board examination. Maninigong ko sa inyo nga nai-rare nga nigawas. Manong i-emphasize na ko ang Singapore. If the PNP has a chief of PNP, Singapore Police Force has a commissioner. Take note of that. Commissioner. But I doubt dili na nimo gawas. Kani man lang gud sa una kay before. Pag-abot sa inyong syllabus outline, ay lang gitestingan. So, conceptualized in 1920, this organization was established to promote international criminal police cooperation. So, international police, international organizations of the chief of police, international criminal police organization. That is why that is international criminal police organization. The Philippine Center on Transnational Crime is under the office of the President. So, tinawad mo na siya. But placed under the general supervision and control of the, if not, dili the ILG, dili po sa DND, kundi Department of Foreign Affairs. DFINA, ngayon naman, magawas ba ka sa Pilipinas? So, mo nang kasagara, dira, diya pa lang sa immigration, makontrol na ninyo. Okay, mo ato lang kag Manila, ikang kagayan. Ikag lagindingan pag Manila, o manay ko andira. Mabita lang dili na kinahanglan ka mag-passport. Man ang kasagara dito sa immigration na makuha na siya, matrack. Uy, naka-record from ko ano? You are the positive from Juan, Singapore. So posible man na. Para gyapo na siya kung ikaw Pilipino ba? Muadto ka og Singapore. So na sila yung mga listahan dito. Oh. Mabita nang sa kuan gali pag diya gali sa kanang mga international airport pag kuan gali ka international dili domestic ka so strict jud gay na ang kuan kanang gitawag nila nga monitoring identification mo na mo agi jud ka og immigration okay. Then Philippine Center on Transnational Crime mo na siya kung gingon which was created by Executive Order number 62. The Executive Order 100 has the power of supervision and control of anti-transnational crime operations of all government agencies and instrumentalities. So, nata sa PCTC. Then, ganis yan, pangutana. They are concerned with police personnel, education, welfare, training and unit inspection in Japan, police force. Manisya, out of this lagi ba, ingon ko sa inyo, na ay upat ka pangutana ni Gawas. So that is, manayon nila, di ba? Training and inspection, Japan, police force. So kung sa ato ni Sabay, asa gali itong training gali, sa record management, so nakakakuan siya sa human resource. Pero siya man, sa Japan, munang naailang gitawag nga Police Administration Bureau. Then kaning last, Japan Complex Program of Crime Prevention Relief, APAN, increase accountability of patrol activities, large budget allocated by the government to the police organization, reorientations of the patrol activities, cooperation and support of the community. Now take note ba ya, kung mag-isgot galit ang crime prevention, we have to involve the community. Even sa Pilipinas, maski asa. Muna nga, sa emphasize ka ganyan sa inyo in Singapore, diba, na sila ay volunteers, diba, auxiliary.
aside sa mandatory ang ilang police service. So man ang ingon ako po dira is that kung magmaingon kita Japan Complex Program of Crime Prevention Relief Afan, man ingon ako sa inyo ba nga you cannot anticipate this type of question. So what you are going to do in this case is that you have to apply by analogy based on sa imong mga knowledge. Oh. So increase nimong accountability sa patrol activities, di man siguro. Large budget, pwede man gid. Dugagan nimong budget. Diba? Reorientations of the patrol activities, pwede yapon. Pero ang pangutan rin is, unsay maayo. Kay crime prevention ang gisugutan. So imong i-increase ang cooperation and support sa community. That's logical. And on the basis of what? Unsa nga context by police oriented crime policing or police community oriented policing. So that's all by ini nga pangutana. Ako na lang, sir.